Kasi magsusorry daw sa akin. Ano sabi mo? Uy, kayo naman ang may gusto eh. Pero ang gusto ko, andyan dyan kayo sa kwarto para pag sinabi na sa inyo, sinampal ko siya, sinampal ko talaga siya. Oo, kung sampalin ko siya. Oo naman. Pwede mo sabihan, Carmina, sa akin. Or tagtakan ko siya. Oo naman. Oo, Diyos ko naman. Okay. Do you know na by law, kung nahuli mo sila, pwede mo nga silang patayin eh. Wag ganon. Naibahagi ni Janice De Belen ang kanyang naging karanasan nang makaharap niya ang kabit o karelasyon ng dati niyang asawa noon. Ayon kay Janice De Belen, pinagbigyan niya ang hiling sa kanya na makausap ng babaeng naging third party sa pagsasama nila ng dating asawang si John Estrada. Sa podcast nila kasama sina Jelly De Belen, Carmina Villarroel at Candy Pangilinan, naibahagi niya ang naging pagkaharap nila. Aniya sa management na kailangan ay naruroon sila kapag mag-uusap sila ng babaeng karelasyon ng kanyang dating asawa. Humingi umano ng dispensa ang babae at sinabing hindi niya alam ang tungkol sa kanilang mag-asawa. Hindi naman daw niya sinaktan ang di na pinangalang babae ngunit pinamukha niya dito ang maaring nagawa sa kanya pag nagkataong ibang babae ang nasa katayuan niya. Naibahagi pa ni Janice na naramdaman niyang nanginginig ito ng madaanan niya ito bago siya umalis. Ani Janice, noong nasa sitwasyon na yun ay hindi niya na naisip kung ano ang dapat niyang gawin. So let's go back to the... Querida. To the querida. Then ask me kung pwede kaming mag-usap. Ah, okay. Kasi magsusorry daw sa akin. Ano sabi mo? Uy, kayo naman na may gusto eh. Pero ang gusto ko, andyan dyan kayo sa kwarto para pag sinabi na sa inyo, sinampal ko siya, sinampal ko talaga siya. Diba? Ayoko nang lukuhan. Pero ayaw mo nang gawa-gawa. Pero ang tanong ko, sinampal mo ba siya? Hindi. Bakit? Because I'm bigger than that. Okay. Talaga? Madaling sa how can you be bigger than that? If it's an expression of your more, of course, ako, I never really thought of doing that. But still, alam mo, Jelly, alam mo, the truth is, why would it be, you know what? Why would you be bigger? Ako, slap the person, but if it's your naintindihan ko si Ate Jelly. Naintindihan ko siya doon. Sayang yung effort. Naintindihan ko siya doon. So, meaning to say, pag sinampal ko si Kirida, magiging mas mababa magka-level ako kayo? Kasi sinampal hindi ko siya. Hindi naman. It's really how you feel it. Okay. Kasi so, the truth is... So it's acceptable na kung sampalin ko siya. Oo naman. Pwede mo sabihan, Carmina, or sa akin. Or tagtakan ko siya. Oo naman. Oo, Diyos ko naman. Okay. Wait, do you know na by law, kung nahuli mo sila, pwede mo nga silang patayin eh. Wala mong patayan. Pag nahuli mo, kasi pwede mo gamitin na rason is nagdilim yung paningin mo. Insanity. So nag-usap kayo? Oo. Na kayong dalawa lang, pero may... Sinabi niya sa'yo? May witness. Ano sinabi niya sa'yo? I'm sorry, I did not know. Alam mo? Ano? I did not know! Ate Janice naman! Saan ka nakatira sa kuweba? Wait lang, I did not know na he's married. Dito nga, tanong ko sa kanya, I did not know. Guys, relax. Jelly, tanong ko, imagine mo ako paano panahon na yun. Pero kasi nakalimutan ko sinabi niya yun eh. Oo, naalala ko yan. Sabi niya, I did not know. Sabi ko, you did not know what? You did not know he's married? You did not know artista yung asawa niya? Or you did not know that you're not supposed to? You did not know anything. Ano sabi niya? Silence. Tapos sabi ko, wala ka bang nanay? Lola? Kapatid? Best friend? Na sinasabi ko yun? Ang lalaki sasabihin siya. Pwede hindi na kilala si Flor de Luna. Janice, diba na kilala na Flor de Luna hindi? Okay, fine. Oh, ang lalaki sasabihin sa'yo kahit na ano, just to get in your pants. Wala ba nagsabi nun sa'yo? Nga naman. Ah, syempre, dinidire, nag-monologue na ako. Nag-monologue ka! Gusto ko malaman yung monologue mo. Jane, okay. Ready, set, action! Pasalamat ka. Ako yung asawa. Mm. Dahil kung hindi, pwedeng one, patay ka na. Diretso, di ba? Oh, bakit, di ba? Eh, hindi siya taga dito eh. Hindi siya, right. Working visa lang siya dito. Yeah. Two, deported ka na. Mm-mm. Inuna ko na nga yung pinakamasaklap eh. Uh-oh. Or three, wala ka ng trabaho. Oh, kasi yeah. Pwede mo siyang hiyain. Pwede mo siyang hiyain to a point na may pressure na mawala ng trabaho. Tanggalin siya na sa trabaho. Na hindi siya kunin. Yes. But none of the three I chose to not do. Sabi ko, so maswerte ka pa. Mm-mm. Asan sabi niya? Tinapos ko ng usapan. Nakinig lang siya na nakinig sa'yo. Oo, tapos sabi niya, it's not going to happen. Sabi ko sa kanya, alin? Magbo-break na kayo? Oo. Ano sabi ko, tapos na kayo.
Ano sabi? Siyempre silence again. Kaya nga, so, alam mo lang ano. Talaga siya sorry. She's, you know, because pinag-sorry siya ng kampanya niya. She's not sorry talaga. Sana na-stood up kasi tinapos ko na. There was no point in papahabain ko meeting. Hindi, tsaka parang puro sinungaling naman. Kasi cop out. Shorter. Make it short. Right, diba? Right, yun. Make it short. So pagtayo ko, syempre, nandun siya sa may pintuan palabas. May justification. Ngayon naman ko nanginginig siya. Nakita ko nanginginig siya. In fairness to her, nanginginig siya. Nanginginig siya na baka tadyakan mo siya. Takot. Sabi ko sa kanya, sabi ko, relax. Kung gusto kita saktan, kanina pa kita sinipa. Sana ako na lang yun para sinaktan ko na siya. tapos na. Bye-bye. Tapos I left. Saya, walang ganun eh. No? Ikaw. Yeah. Kasi nga, naglaho na nga siya eh. Walang ganun. But you know, we can talk about this a million things. You can tell me, nako, pag nakita ko yan, tatadyakan ko yan. Hindi mo rin magagawa. But when you're there in the situation, you will not know exactly what you will do. At saka usually tayo yung mga nasa labas ng pinto. Yun ang mas galis. Mas palaban. Ay, kita. Pero pag ikaw na yung involved, parang, You will not waste my time. You will not even... Diba? I will not waste my time. You will not know. Kasi, what you will... Hindi mo talaga alam ko anong gagawin. Kasi feeling ko, ako naka... Si Catherine Janes Yap de Belen, o mas kilala bilang Janes de Belen, ay isang Pinay actress, commercial model, at television host. Dati siyang ikinasal kay John Estrada. Sumikat siya ng husto nang bumida siya sa teleseryeng Flor de Luna na namayagpag sa ere mula 1974 hanggang 1984.